Aunt Kimmy. Kimmy, give me three things. Do you remember Philippines? Yeah! I remember when mom goes in the Philippines with me and Chloe and Haji and Abba come in Philippines. Really? My chubby! My chubby! Chubby, chubby! Why you miss Philippines? I miss Philippines because there are food. Only food. Yummy kangkong for today. Sarap nito. Caregiver. So, ang happiness ko lang ay pritong chicken skin. Ito po yung puwet. Malapit sa puwet. Tapos, kangkong. Soft drinks, Pepsi. At sausawan. At manunood ng Raffy Tulfo. So, kain na po tayo. So, let's eat! Bakit ba ako ang saya-saya ko? Parang saya-saya ko. Oh, di ba? Kangkong. Tapos, ang chicken skin. Nakikinig ako ng Raffy Tulfo. Yun lang yung kasabay ko. Feeling ko nasa Pilipinas ako kapag ganito. Nakikinig ako ng Raffy Tulfo. Kumakain ng, anong tawag ito? Kumakain ng Filipino food, tapos may soft drinks. Kasi dito sa India, hindi sila sanay na kumakain tapos uminom ng malamig. Yung ganun, hindi po sila mahilig. Mga ka-givers, bagyo na naman. Lakas ng ulan sa labas. So, may nagtatanong kung bakit daw. Kumain nga naman to. Bakit daw hindi kami sabay-sabay kumain? Kasi si Apa, yung timings niya, napaka-late. Kumakain siya, 2:30, 3 o'clock. Hindi ko nakakayanin yan. Ngayon nga, late na kasi mabo 1 o'clock na kasi naglinis pa ako. So ngayon, ako ay kakain. Mga bata, tapos na. Kumain sila before 12. Kinakain ko na sila. So, Filipino time kami dito. Si Apa lang hindi. Pati yung mother-in-law ko, late din siya kumakain. So, hindi namin kakayanin kapag late. So, kain-kain tayo. First one. Tapos may sausawan pa ako. Puno ng sili. Hi sa mga kababayan ko, sa Davao, sa Ormoc, sa Tagum. Diyan, marami akong kababayan diyan. Hello sa inyong lahat. Sa mga supporters ko sa Luzon, thank you so much. Ang sarap. Chicharon natin. Indian food. Wala naman akong masasabi. Masarap siya. Dito kasi sa lugar namin, mga ka-givers, halo-halo kasi. Ang mga tao dito, halo yung mga pagkain.
Kasi halo-halo. Kada state kasi, may nag-comment nga sa atin, tama siya. Dito sa Northeast, para siyang yung sa may Baguio, yun. Parang ganun yung Corinde, sorry talaga, hindi ko ma-bigas. Parang sa Baguio yung mga ang kultura dito sa lugar namin. Kasi similar talaga, pati yung mga mukha, similar. Para silang mga Pilipino lang. Si Apo parang Pilipino, di ba? Kapag pupunta siya ng Pilipinas, parang blend lang siya sa atin. Yun yung Northeast. Ibang-iba siya sa ibang lugar din. Sa South, malalaman mo na taga-South yung Indian kasi medyo dark skin sila. Tapos sa Punjab naman, malalaman mo kasi yung mukha nila para silang Arabs, di ba? So iba-iba yung mga mukha dito kasi alam niyo yung kultura dito, maraming nanonood ng mga Tagalog alam nga ng sister-in-law ko yung Kataniel. Marunong sila mag-Tagalog din. Natatawa ako kasi mahilig sila sa Tagalog, sa Japanese movies, tapos sa Koreans. Kaya yung mga nagdadamit dito, para silang mga Koreans na. Nakakatawa talaga. Tapos yung mga mukha nila, para ding mga Koreano. So mixed. Mga mixed na sila. So kain muna ako mga ka-givers, tapos usap tayo mamaya. Okay? Hello girls! Hello, Apa! Hello! Hello! Mainit talaga. Sobrang init. It's hot, right? It's warm. Oh, rain is coming, huh? Oh, rain, go away. But actually, I was trying my hand and it's hot here. I chewed. Really? Tutuan ko sila ng Indian chicharon. Plain naman yung lasa. Hindi siya maalat, hindi siya matamis. A few moments later. Givers, kamusta kayo dyan? Okay lang po kami dito. So ngayong gabi po ay very busy po yung mga kids, lalo na po ako. Kasi everyday may project po sila. Kahit summer vacation po, everyday magsasubmit po kami ng activity. So ginagawa po yan ng principal, ng mga teachers para po yung mga bata. Yung mga bata po ay hindi po sila yung puro lang sa kasi alam naman natin yung ibang mga bata, lalo na kapag nasa bahay lang, mabibisi talaga sa mga gadget. So, ginawa ng school na everyday yung submission ng mga activities nila. So, ngayon, ginagawa namin, tinatapos namin para masubmit na namin sa school nila. So, pakita ko po sa inyo. You just took bath? Yeah. Alam niyo mga ka-givers, yung mga bata, miss na talaga nila yung Pilipinas sobra. Actually, ngayon lang kami nakastay sa India ng matagal. Lahat po sila, si Courtney, si Chloe, si Kimi din. First time ni Kimi dito sa India, nagstay. So, yung mga bata talaga, lumaki sila sa... Nagstay kami sa Dubai ng matagal. Tapos nag-Australia kami, tapos nag-Pilipinas kami, tapos nag-India kami. So ngayon, nandito kami. So ngayon, tatanungin ko sila para malaman natin kung ano ba yung nami-miss nila sa Pilipinas. Tatlong bagay lang yung na-miss nila. Pero alam ko mas marami pa yung nami-miss nila. Tapos kung may panahon pa, isama din natin si Apa. Kung ano ba, si Apa kasi love na yung Pilipinas talaga. Yung culture, yung ka-relax ng buhay, yung hindi lahat ng tao nagmamadali. Dito kasi sa India, lahat nagmamadali. Ewan ko ba, parang lagi naman silang late, pero lagi silang nagmamadali. So, tignan natin, alamin natin kung ano ba yung nami-miss nila sa Pilipinas. Kapag maraming bata, kasi nagkakagulo sila. So, ngayon, girls! Yes. Oh, they're still busy. Wait.
Tapos si Chloe and Kimmy is not. Kimmy, are you ready? Yeah. And Courtney is done with her. Are you done, heart? Yes. Okay, good. So we can start now. Chloe, not yet done with her work. So, mga caregivers, ito yung pa-premyo natin sa mga bata kung talagang alam nila ang Pilipinas. Kung miss ba nila talaga ang Pilipinas. So, let's check on the... Kimmy. Kimmy, give me three things. Do you remember Philippines? Yeah! I remember when mom go in the Philippines with me and Chloe and Haji and Abba come in Philippines. Really? Listen, Kimmy. Give me three things that you miss about Philippines. What you like about Philippines? Three things only, three things. First, what you like there? There's too many, some candies, too many friends, too many, and my cooler jail. Your what? And my cooler there, my food jail. Ah, your friends are there. Yeah, and my cooler there. Teacher that my night teacher, he never went out with me. Give me. My mom house. With Number two. What else you like about Philippines? In Philippines, I like the most is chocolate with the spaghetti. They put spaghetti in the chocolate. and then I'm done. What you like about in Philippines? I like hot dog. Hot dog? And with chocolate. Only chocolate. You like chocolate. Okay. You like chocolate? I will give you two. Yay! Good job, Kimmy. Done. So, hearty. So, Courtney, what are the three things you like about Philippines? You stay longer, right? You stay there for 2 years, so... What you miss about Philippines? And Bonarina! Not you now. It's Ate. I like the food there. What kind of food you like? Siomai, lechon. What else? Hot dogs. What kind of hot dogs? Tender, juicy. Yes, tender, juicy. Not the brown one? Yes. So what else? Second. So first is the food. And then second, what else you like there? Second, I like to go to the beach. Wow, we don't have beach here, right? Yes. And then third one, what else? Third one, I like Philippines because my family is there. Oh, that's great, Ate Heart. Good answers, Ate Heart. So, you got three. Yay! Oh, Kimmy's already eating, oh, very fast. Now we'll go to Chloe, the last but not the least, our Miss Foodie, Chloe, our bubbly Chloe. So, Chloe, again, the question is, what are the three things you missed about Philippines? Top one, what you miss in Philippines? Top one. The one I miss Thunder Juicy Hot Dog. I miss the spaghetti. I miss the lechon kawali. Siopao, siomai, and lechon baboy and lechon manok. How about the crabs? You like crabs? Yeah. Shrimp. I miss crabs, shrimp, fish, and the barbecue. Chloe, so your top two, Chloe. Top two. What is your top two? I miss my papa and mama. And I miss... Top three.
Who is your favorite classmate? Errol. Ah. Say hi to Errol. Maybe Errol will be watching. You miss Errol? Yeah. Hi, Errol. Errol is Chloe's best boyfriend. Since small. Are you and Appa our best friends? Yeah. Me and our Jane and Appa are giving hugging. Oh. Kissing. You're kissing with Appa? We finished our time. So, good job, Ate Chloe. You've got three. Good job. Everyone, good job. Everyone, good job. Salamat po sa inyong oras, sa suporta nyo, sa pagmamahal nyo po sa amin. And the girls, thank you! Bye! Bye. See you again! Have a good day! God bless!